Arestado ang isa di manong pedophile sa operasyon ng CIDG-NCR. Ang suspect, apat na beses daw minolestya ang 12 anyos na biktima na tinuturuan daw niya ng isang sport. Sa Tagbilaran City naman sa Bohol, dinakip din ang mag-asawang misyonerong Amerikano na illegal di manong nag-ooperate ng isang bahay ampunan. May report si Rafi Tima. Inaresto ng CIDG-NCR ang isa umanong pedophile. Kinilala siya sa pangalang JR, 32 anyos. Tumanggi ang otoridad na magbigay ng iba pang detalye para hindi makilala ang kanyang biktima. Ayon sa investigasyon, apat na beses na minolestya ni JR ang 12 anyos na biktima na tinuturuan daw niya na isang uri ng sport. October 20, nang kumbinsihin daw muli ni JR na makipagkita sa kanya ang biktima. Dadalhin siya sa motel. Gagawin ulit nila kung ano yung mga ginagawa nila noong August. So doon yung time na nag-ano yung happy namin na kailangan namin yung trap. Ayon pa sa pulisya, planado ang modus ng suspect. Gamit ang ibang identity, nakipag-chat daw si JR sa biktima at kalaunay pinadalhan niya ng malalaswang larawan. Nag-send siya ng picture, una babae, nakapantit bra. Pangalawa, lalaki na nakahubot-hubad. Ngayon, sabi ng lalaki, nag-disguise na ito, ipapakalat ko. Sasabihin ko ikaw, pero naka-blurred yung mukha, yung ano, katawan na papakalat ko kapag hindi ka sumunod sa utos ko. Samot-saring kalaswaan daw ang ipinagawa ni JR sa bata sa harap ng computer habang nagchat-chat. Kasama rin sa iniutos ng suspect na maghanap ng lalaki ang biktima para maghalikan sa kanilang harapan. Ito ang coach niya ngayon ang gumawa. Kung makunyari, siya yung lalaki na tutulong, lumalabas na tinutulungan niya yung bata. Hindi naman itinanggi ni JR ang mga paratang. Pangalawang beses na rin palang may kahintulan na reklamo laban sa kanya. Pero pangalawang beses na ito nangyari, di ba? Opo, alam ko po. Pero talaga ngayon, ayoko na po. Humingi po ako sa kanila ng tawad po. Bigyan po nila ako na uling pagkakataon po. Nahaharap si JR sa kasong paglabag sa anti-child abuse law at anti-rape law. Sakit na yan eh. Kaya dapat bigyan na sila ng ano, leksyon. Mga bata, oo, yun, marihab sila. Para kahit pa paano, mawala yung sakit nila, gumaling sila. Sa Tagbilaran City sa Bohol, dinakip ang mag-asawang Matthew at Dalisa Edwinals, mga misyonaryong Amerikano. Ang kanilang kaso, illegal daw sila nag-ooperate ng bahay ampunan at human trafficking. Nitong Sabado, 38 bata ang nasagip ng mga tauhan ng NBI at DSWD mula sa Street Kids Philippines Mission matapos na walang maipakitang papeles. Nasa edad 12 pababa ang karamihan sa mga batang galing paraw ng Cebu City, Negros Province at Leyte. Depensa ng isa sa mga suspect. I love this country and I love the Philippine people and I love these kids and they have harmed them. We're behind our paperwork and they called it a rescue when all the kids were happy, healthy and eating and in school and they called it a rescue. And I don't know what's going to be. They're keeping our kids and they're supposed to be in school today. That's a rescue? They're not rescuing anybody. They're not. They're not. It's a joke. I'm sorry. Sinampa na sila sa piskalya ng kasong paglabag sa anti-trafficking persons at anti-child abuse. Nakatakda ang preliminary investigation sa November 3. Rafi Tima, GMA News.